Ready na ba kayo? Kasi mamimili tayo ngayon. Sabi ko, di ba, mag-shopping tayo sa trip na to. Tapos, ang dami rin nagpasabay. So, umpisa na natin. Ang dami yung nagpabili nito. Alam niyo kung bakit. Ang mura kasi nung binigay naming price. Dahil, nakita namin sa Donkey sale. Kaya, mga 8 yung nagpabili. Siyempre, bibili na rin ako ng sakin. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sikat din tong item na to sa Pilipinas na made in Japan. Maraming artista kasing parang nag-hype or nagpakita na ginagamit nila to sa TikTok. So, ang daming bumibili na rin. Bibili rin tayo nito. Yung yellow lang. Kasi ito yung mild eh. Baka di ko kayanin yung blue. So, as a first timer, dun tayo sa yellow. Alam nyo, nagulat ako. Ang daming nagpasabay bigla. Kasi nag-post lang ako sa socials ko sa stories. Yeah, mga enjoy naman. Tsaka nakakatuwa kasi may mga iba-iba yung prices nila. So, nagko-compare-compare kami. Tsaka malalaman mo rin kapag nag-ikot-ikot ka yung mga presyohan dito. Apparently, mas mahal sa Pinas. Kaya pala yung mga tao, pag nagpupunta dito, talagang nag-hoard sila ng Japan products kasi mas mura dito. Might as well, diba? Andito na tayo eh. Let's go! Matsukiyo. Hi, arimas ka? Arimasen. Hi. KitKat, mahirap hanapin. Maraming nagpasabay ng Alfort kasi mura lang to na chocolate na pwede na. Around, basta less than 70 pesos. So, mga 17 yung nagpabili. 17 pieces, pero hindi 17 tao. Bili na tayo nito. Dapat ata yung box na eh. Ganito oh. 10 isang ganito, so dalawa niyan. Okay. Ito rin. I highly suggest tikman nyo to. Very masarap na cheese. Ilan kaya for me? 2. Tama na yun. Okay. Another pasabay. Hindi ko alam kung ano to. Do you know this? So it's a beauty clear powder wash. Sa mga mahilig mag-matcha, Starbucks matcha latte, try nyo. Maraming nagpabili nito kasi interesting. Medyo may kamahalan. Well, mas mura pa rin compared nga sa atin. Tapos, 4 lang yung laman niya. Okay, here you go. Another matcha pabili. Nestle naman. Ito, interesting din to. Mukhang bibili rin ako nito for me. 20 pieces naman siya. Tatlo pala, di lang isa. Nalilito na po kami. May nagpabili ng furikake rice. 12 pieces na iba-iba. So, hindi ko lang alam ngayon ano yung mga pipiliin ko. Kasi, ang dami. Medyo overwhelming. Okay, bahala na. Basta 12 pieces. Let's go! So, may mga nagpahabol pa ng KitKat last minute. Pero actually, hindi pa to kompleto. May mga bibilin pa kami sa susunod na araw. Baka konti na lang daw. Magkano kaya magiging total? Nakapagod din pala mamili, guys. Pero masaya. Kasi yung iba dito, wala talaga sa Pilipinas na items. Kaya mapapabili ka o magbubudol ka talaga dito sa Japan. Gets ko na kung bakit sila ganon. Bakit sila namimili pag nandito. So, pang fourth na namin sa Japan. Pero ngayon lang kami tumodo ng ganitong pasabay or bili ng mga gamit. Kasi, yung mga 3 times namin na nagpunta ng Japan, panay gala talaga. So, since ngayon, medyo marami na kami napuntahan, sanay na halos dito. Yan, pwede na kaming mamili-mili like this and pasabay sa mga friends and family. Nasa 32,000 yen na. 33,000 yen. Hindi pa tapos. 54,000. Do you think Japan? 1, 2. Passport dyan. 30,000. 1, 2, 3. Nakapag-check out na kami at bababa na kami. Dito sa 5th floor kasi yung tax-free counter. So, buti na lang, tinuro nung cashier na meron palang donkey app.
na nagkaroon tuloy kami ng additional discount. Una, hinanap niya kung meron kayo noon. Sabi ni namin, wala. Di akala namin, di na pwede. Sabi niya, do you want to install? Di syempre, oo. So, yun, nagkaroon kami ng additional. Di ko sure kung ilang percent, pero lagay ko na lang below. Pero, yun, kung mamimili kayo sa Donki, don't forget to install their app. Di pala app. Okay, mali. Eng, teng, ano lang siya, website. So, pupunta ka dun sa website ng Donki para magkaroon ka ng QR code or barcode. May barcode, tapos isa-scan nila. And then, yun, may magkaka-discount ka na. Hindi namin yun alam. Dahil doon, nagkaroon kami ng additional discount. Magagamit kaya uli yun? Kasi mamimili pa kami ulit dito. May mga kulang pa kasi to. So, sa next bili namin, alam na namin, gagamitin namin yung barcode na yon for another discount. Success ang ating first Donki haul at meron pa tayo additional discount na nakuha sa total. Additional 5% pala yon. So, ang gagawin nyo lang, kung magulo yung explanation ko kanina, ulitin ko lang. Punta kayo sa website ng Donki. Pinakita niya lang yung website, tapos may barcode doon. Isascan lang nila. Tapos yun, additional 5% off na yung total namin. Pero, minimum 10,000 yen purchase dapat yon. Kung 5,000 yen, tax-free. Tapos kung naka 10,000 yen ka naman, tax-free plus another 5% discount. Ayos, di ba? Pabalik na kami sa hotel namin. Dahil malapit lang yon, so walking distance lang. After namin i-drop off to, kakain na tayo sa Yakiniku like ulit. Doon kami kumain kahapon ng dinner. Ang sarap kasi doon. May favorite akong sauce doon, papakita ko mamaya. So, nandito ulit kami sa Yakiniku like para kumain ng aming dinner after a tiring day. Pakita ko lang quickly kung ano yung mga menu nila. Dito kayo order sa screen. Yan. Tapos ito yung grill station sa harap lang. Kompleto na rin yung mga condiments dito sa gilid. Condiments and water. Okay, go. Order. I think that's it for today. Nakakapagod pero masaya. So, stay tuned guys. Papakita ko yung lahat ng mga napamili namin para magka-idea rin kayo magkano yung mga items dito or mga sikat na products dito sa Japan. Don't forget to subscribe and let's go!